Yun, magandang araw sa inyo mga kababayan. At once again, JPLogs TV nga pala ito. At welcome back sa aking panibagong vlog na gagawin. At nasa Manila Bay pa rin po tayo mga kababayan. At ngayon po pala ay araw po ng Huwebes. At bumisita po ulit si Yusik Vinny Antiporda para nga po bisitahin itong tinatambak na Dolomite San dito. Dahil high tide po ngayon at napakalakas ng alon, so binisita po niya ito dahil yung mga Dolomite San po ay lumulubog na po unti-unti sa dagat. Ayan po. Actually mga kabayan, kahapon ganito rin po yung nangyari. Pero hindi naman po talaga siya na-wash out. Ang sinasabi po kasi nila na-wash out daw po ito ng malakas na alon. Hindi po ito totoo yun mga kabayan. So high tide lang po siya, kaya ganyan pang itsura niya. Pero pag nag-low tide na po, pag nanabalik na po siya sa normal, makikita niyo po ulit yung mga Dolomites na kung saan po siya nakapwesto, doon pa rin po. Hindi naman po talaga siya na-wash out. Mali po yung mga nababasa natin sa social media at mali po yung mga ibang pinabalita ng mainstream media. At ngayon po pala mga kabayan, nagtungo rin po dito yung mga iba't ibang media para nga po interviewin ulit si Yusik Vinny Antiporda. Ayan mga kabayan, si Yusik Vinny Antiporda. Ayan po, nakakasuot po siya ng kulay green. Ayan, so sinagot lang po niya yung mga katanungan ng media kung ano po yung masasabi niya dyan sa Dolomites na ngayon po ay inaabot na ng dagat. Ayan, bali po kasi mga kababayan, kahapon po kasi nagtungo dito yung mga bumapatikos nga sa, sa pagtatambak ng Dolomites dito. Tapos nung nakita po nila na yung Dolomites na yun, napapatag, akala po nila nababash out ng alon, na hindi nila alam, pinatag po talaga sadya yung Dolomites na to. Kasi nga po, diba sa 19, isa sa publiko na po ito. So, ang kumakalat po kasi ngayon na fake news mga kabayan, yun nga, na-wash out daw ng malakas na alon. So, hindi nila alam na pinapatag na talaga siya. Ayan po. So mga kabayan, magtungo naman po tayo dun sa may batuhan ng Manila Bay. Sasilipin natin po doon kung may mga napadpad na naman pang basura na sinadya na pong itapon. So stay tuned lang kayo mga kabayan. Balikan ko na lang po kayo kapag nandun na tayo sa susunod na target natin. So yun mga kabayan, at nakita na nga po natin yung totoong itsura niya kapag nandun tayo sa ibabaw ng footbridge na ito. So anong masasabi niyo mga kabayan? Diba napakaganda po ang tingnan kung Dolomite ang nakalagay dyan, hindi basura? Kasi kung nga po ang tatanungin mga kabayan, mas pipiliin ko ng Dolomite San ang ilagay dyan kaysa naman basura yung makikita natin na talaga namang totoong na nakaka-pervisyo talaga sa ating kalikasan. At syempre delikado rin po yun sa ating kalusugan. So ngayon mga kabayan, pupunta tayo dun sa gilid ng bahagi na itong Manila Bay, dun sa batuhan o kung saan ito po yung linilinis ng mga taga-DNR araw-araw po yan. So pupuntahan lang natin yon dahil ayon sa mga nabasa ko sa social media na wala ito ginagawa ang mga taga-MMDA, DPWH, DPS at syempre yung mga taga-DNR, wala daw silang ginagawa, hindi daw po naglilinis sila, kaya po patuloy na dumudumi itong Manila Bay. So ano nga ba yung rason mga kabayan kung bakit napakarami na namang basura dito sa gilid or batuhan ng Manila Bay? Ito kaya ay sinasabotahe tayo or sinasadya po talaga yung pagtatapon ng basura dito sa dagat ng Manila Bay? So ito mga kabayan, ipakita ko lang din sa inyo yung paligid nitong kahabaan ng Rojas Boulevard. Tunayan natin na talaga namang naglilinis po talaga yung mga taga DPS at DPWH. So muli mga kabayan, huwag po tayo magpapaniwala sa mga fake news or sa mga nakikita natin sa mainstream media. So mas mainam na po na kayo mismo ang pumunta dito para mas mapatunayan niyo po kung totoo po ba yung sinasabi nila sa mainstream media. At sabi po sa social media mga kabayan, yun nga, pinost nga po nila sa FB dahil nagsipuntahan nga po dito yung mga kumakalaban sa ating gobyerno. At talaga naman naghahanap talaga sila ng butas para sirain nga po sa mata ng tao si Pangulong Duterte at si Mayor Scott Moreno.
So mga kabayan, nandito na nga po tayo sa may batuhan mismo no ng Manila Bay at makikita po natin talaga na dumarami itong mga basura na sa pagkakaalam ko po ay sinasadya po talaga itong itapon ng mga basura. Hindi man po dito direct sa Manila Bay, maging sa ibang lugar po, doon po sila gumagawa ng mga kabulastugan nila no para may makita naman silang butas at para naman may mapag-usapan na naman po sila sa social media. So kahit ano pong paninira ang gawin nila mga kabayan sa ating Pangulo, huwag po sana tayong padadala sa kanila dahil yun po ay puro ka-fake news lamang. So ito gaya nila na ito mga kabayan no. Ayan, araw-araw po itong nililinis. Okay? Hindi po nagkulang yung mga taga DNR, mga taga DPWH at DPS sa paglilinis po nitong batuhan ng Manila Bay. Ayan, at dahil dun sa mga mokong na gumagawa na ito, sana naman ay karamihin kayo at sana naman po ay matauhan kayo sa mga ginagawa nyo. Isipin nyo na lang po sana yung pagod ng iba natin mga kababayan. At syempre, isipin nyo na lang po sana yung pagod na sinakripisyo ng ating mga kababayan dito. At sana naman, huwag nyo na pong ulitin yung pagtatapon ng mga basura kung saan saan. So babaybayin lang po natin mga kabayan no, magmula dito sa may kinatatayuan ko ngayon sa may kanto lamang po ito ng Pedro Hill papasok dito sa loob ng Manila Bay. So ito, bali kanina po nung nasa live stream natin, naispatan po natin yung mga taga DNR na nilinis po talaga nila itong mga batuhan dito ng Manila Bay. So ayun ba yung sinasabi nilang walang ginagawa? Kaya nga po ako nag live kanina para actual po na makita nyo mismo kung ano nga ba yung sakripisyo na ginagawa ng mga taga DNR upang malinis lamang po itong dagat ng Manila Bay. At itong mga basura na itong mga kabayan na inulit ko, ito ay sinasadyang tinapon nila dito para gawan ng butas at para may masabi na naman sila na kesyo ganto, kesyo ganyan. Alam mo naman yung mga galawan ng mga dilawan. Talagang hindi sila titigil hanggat di nasisira ang ating mahal na Pangulong Duterte sa mamamayang Pilipino. Gayun po man mga kabayan, ako na po mismo na nagsasabi sa inyo na wag po tayo basta-basta maniniwala sa mga fake news na kumakalat sa social media. So ayan, grabe po talaga ang ginawa nila mga kabayan, no? Hindi naman po yata nakakatuwa ito. Ang pinagtatako lang talaga mga kababayan, may boyanit sa dulo. Doon po may boyanit doon. Tapos bukod doon sa boyanit, may isa pang pansala. Yun nga po yung tinatawag na trash boom. Pero bakit ganito na naman ang itsura ng Manila Bay, di ba po? So hindi pa ba kayo nagtataka mga kababayan? At di ba, nung nagkaroon nga po ng cleanup drive dito nung Saturday, I mean, huli talaga na actual na nagtatapon ng basura. Doon po mismo yan sa may, lamang po yung mga kababayan, malapit po sa may MMD pumping station, doon po sa may tabi lamang ng Manila Yacht Club ay nahuli talaga, aktwal na natapon talaga ng basura at talaga namang sinasabotahe nga talaga tayo. So patunay talaga na yung mga dilawan na yan gagawin at gagawin talaga nila lahat. Ayan, oh, grabe. Sana naman sa mga dilawan dyan, itigil nyo na po yung mga ganitong gawain. Hindi naman po kayo nakakatawa eh. Grabe yung mga kabayan yung ginawa nila dito oh. Nakakapag-init lang talaga ng ulo na makita mo yung ganito na naman yung Manila Bay. Samantalang kahit nga nagkakaroon ng malakas na bagyo or malakas na hangin, hindi naman napapadpad yung gantong karaming basura kasi may mga trash boom na. Pero ngayon tingnan nyo po, malamang aisipin ng mga dilawan, yan gagano-gano naman sila. Siyempre ginagawa nila ito para mapahamak
yung mga taga yung mga kawanin ng ating gobyerno, yung mga taga DNR at grabe oh. Hanggang dito yung ano mga kabayan, no? Ang basura. Tingnan nyo po mga kabayan, no? Nagtataka lang talaga ako mga kabayan kasi bago na naman po kasi yung kinabit na ano doon, Boyanet, mga bago po yung lahat kasi pinalitan na po yung mga dating sira. At nung pinalitan po yun mga kabayan, may mga napadpad na basura dito pero nakuha na po yun, nalinis na po yun. Ngayon naman po na may pinalitan na po nila ng bagong trash boom at Boyanet, nagtataka lang ako bakit ang dami na naman basura dito. Ayan o. Kaya huwag talaga tayong papadaig sa kasamaan. So ipagtanggol po natin mga kabayan ang ating mahal na Pangulo. Huwag po natin hayaan na masira siya lalo sa mata ng tao, sa mata ng mga mapanghusgang tao. Alam niyo sa totoo lang mga kabayan, walang ibang inisip pang ating Pangulong Duterte. Para nga po, may isaayos ito. Wala siyang ibang hangad o hiling na sana ay makipagtulungan tayo. At sa mga gumawa naman po nito, sana ay makarma din kayo sa mga pinagagawa niyong ito. Grabe oh. Sana naman po natin ang mga proyekto ng ating Pangulo kasi hindi naman po ito para sa kanya lang eh. Para sa atin naman po ito lahat kasi tayo naman po makikinabang na ito bandang huli. Sa mga susunod pa na henerasyon ay para makikita din naman nila yung pinagpaguran talaga ng ating mahal na Pangulo. So yun lamang po mga kabayan at talaga namang hindi ko na talaga matiis-titigan itong sa daming basura dito sa ano sa gilid ng batuhan ng Manila Bay. Nakakapanlumo lang talaga yung ginagawa ng mga tumutiliksa sa Pangulo natin. Hanggang dito oh. So yun lamang po mga kabayan at dito ko na po tatapusin ang maiksing vlog na to. Maraming salamat po sa panonood at sa pagantabay sa aking video na ito. At syempre kung bago ka naman po sa aking YouTube channel, huwag niyo po kang kalimutan i-subscribe at i-hit niyo na rin po yung notification bell dyan sa gilid para lagi po kayong na-notify every time po na may mga panibago tayong uploads. So yun lang mga kabayan at God bless po sa ating lahat. Muli, huwag po tayo magpapaniwala sa mga fake news, doon po tayo sa totoo. Yun lamang po at mag-iingat po kayo palagi.